Binigyan lang ng 3 araw ng Department of Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan para tanggalin ang mga election campaign materials. Sa isang pahayag, sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na ito ang pangunahing kautusan hindi lang sa mga local government unit kundi maging sa lahat ng mga kandidato ng katatapos lang na halalan. Hinimok rin nito ang mga LGU na gumawa ng paraan upang magamit muli ang mga materyales sa pangangampanya para sa iba pang makabuluhang kagamitan. Katuwang ng mga LGU ang Metropolitan Manila Development Authority na nakakolekta na ng daan-daang tonelada ng mga campaign paraphernalia. Ayon kay Metro Parkway Clearing Group Director Francis Martinez, iipunin nila ang mga campaign materials upang gawing hollow blocks. Iniimbak lang po namin dito sa Ortigas base namin para po yan sa Bitas Tundo para sa granular machine namin para ma-convert natin into hollow block or bricks po. Ilan naman sa mga kababayan natin ang nakikibaklas na rin, lalo pa ng mga tarpaulin para mapakinabangan sa ibang paraan. Malaga talaga, malagang bahay, lalo kung umuulan, nakakatakip siya sa paninda namin. Ang Eco Waste Coalition naman, iba't ibang produkto ang nilikha mula sa mga campaign materials. Kabilang na ang iba't ibang klase ng bag, apron, tools organizer, envelope, shoe bag, folder at iba pa. Ginagawa ng Eco Waste Coalition is more of a watchdog role pagdating doon sa pag-check noong basura na na-collect natin after ng campaign season. Kasi we're also working in partnership with MMDA no, sa pag-collect ng mga materials na ito. And then we recruit workers no, na mananahi din. Tapos sila talaga yung gumagawa ng mga products na. Binigyang diin ng DILG na ang mga campaign propaganda na yari sa plastic at iba pang non-biodegradable ay may masamang epekto sa kalusugan ng publiko at sa kapaligiran kung basta na lang ito ibabasura sa kung saan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.